Nandito ako ngayon sa Urban Smile. Magpapacheck up lang ako ng panga. Hindi na yata kasi normal na nagkakasya sa loob ng bibig ko yung buong paan ni Daddy Jello. May pa-PPE sila. Parang dito ako nagtatrabaho. Ayan na nga. Hindi kasi ako sanay nang nakapikit ng matagal. Ang kulit ko tuloy habang ini-x-ray ako. Nakakahiya. Hoy, Buray. Ang sabi sa'yo, magpikit-pikit ka lang dyan. After ng x-ray, makadilat ka na. Shoota ka. Ang kulit-kulit mo dahil nakakahiya tayo kay doktora. Hayaan niyo muna ako magpahinga, nakakapagod magpa-x-ray. Buti na lang dala ko tong headband kong napakaganda. Gisingin niyo na lang ako pag ako na yung titirahin, ha? Ayan na nga, sinusubukan nila kung ilang daliri yung magkakasya sa bibig ko. Grabe siya, binubukan niya pa ng napakalaki. Kasya kamay mo dyan, day, subukan mo pa. Yung huling pumasok dyan, hindi na nakalabas. Hindi niyo naman ako sinabihan, gaganituhin pala ako rito. Feeling ko talaga maaalis yung ngipin ko. Let's get ready to rumble. Para kung nasa boxing, ha? Diyan ka lang, Daddy Jello. Mamaya, mapapasabak na naman tayo. Malinis na to mamaya. Kinagabihan nga, nagpunta kami ng sakalan. Ay, kasalan pala. Shootak ka. Nagkamali pa tayo doon. Sabi nga ng host, magsayaw daw kami. O, ayan. Maria Clara Binyambe. Parang ako palang yung sumasayaw ng Maria Clara Malibo. O, happy na. Aminado na ang Buray ko. Hoy, at least hindi tayo palines, no? Ilabas natin kung anong meron tayo. Ah, sige, mamaya. Ilalangas ko na. Parang tangatol, malapit na naman. Nandito nga si Sir Geybin. Tropa niya kasi yung ikakasal. O, yung Sir Geybin nyo, tignan niyo yung galawan. Napakakulit talaga. Yung tipong wala ka nung practice, ikaw lang yung hindi makagalaw ng maayos. Kaya mo yan. Sige lang, sumabay ka lang. Bilisan mo, nanggigigil yung Buray ko sa'yo. Itigil ang kasal. Char lang, nagugutom na kasi ko eh. Baka naman, pwede na akong kumain. Bago makikain, syempre dapat may ambag, no? Maglagay tayo ng tig-1,000 rito. Yung sukli ko mamaya, ha? Dalawa kami naglagay, tag-450 daw kami ng asawa ko. Ayan na, beshiwa pa. Nagbigay ako ng 1,000. Pwede na akong kumain ng pang 250 mamaya. Oo, nasipat kong sa sarap ng pagkain. Halika na nga, ang daming tao, nakakahiya. Kitang-kita na nahihirapan na kayo, oh. Meron sa akin, pwede kayo maglagay rito. Pag nabigatan kayo, magpatulong lang kayo sa akin, ha? Diyan na nga kayo, lalamon muna ako. May seafoods sila. Oh, kabog. Pag may seafoods daw, yayamaner. Ang daming amputahin. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Mapapasabak na naman ang Buray ko neto. Kailangan may exercise ako mamayang gabi. Ble, ang haba ng pila. Nauna pa kami sa inyo. Sige ate, ilagay mo nang ilagay yung pwede mong ilagay sa plato ko. Hindi naman ako magre-reklamo, no? Padaanin niyo ako. Nagugutom na ako. Kung hindi, kakain ako ng mga batuta ng mga lalaki rito. Siyempre, sa dami ng nakain ko, magbibigay naman ako ng regalo ngayon. Hoy, kabog, may pa-iPhone ang Buray. Sino ka dyan? Hindi ka naman ninang, pero may pa-iPhone ka, diba? Chumika-chika ka pa dyan sa boylet na yan. Lagot ka talaga kay Daddy Jello. Inayos ka, hindi ka matitira mamayang gabi. Sa susunod na lang tayo mag-anuhan, kuya. Nakabanda yung asawa ko. Ano ko? Oh, kabog. May pa-iPhone 12 Pro Max. Tapos pagbukas mo, pabango lang pala ang laman. Sino ka dyan? Wala kasi akong mapaglagyan na ibang paper bag, sis. Akala tuloy nila may pa-iPhone ang person. Kinabog ang regalo ng sambayanan, di ba? Hindi ninang pero nagpa-iPhone. Beshi ko, wag mo ibubukay. Nakakahiya, makikita nila yung laman. Petsar, petsar! Sana magustuhan mo yung bago mong iPhone. iPhone Victoria's Secret. Sa susunod, tututuhanin ko na yan. Pag mayaman na ako.